So ang i-share ko sa inyo ngayon na knowledge ay tungkol sa modular container house. So ano nga ba ang modular container house? So, yo, what's up guys? Kumusta na po kayo mga paps at mga kuys? So, may share naman ako sa inyo ngayon na knowledge tungkol sa ating mga modern home improvement guys, no? So, ang i-share ko sa inyo ngayon na knowledge ay tungkol sa modular container house. So, ano nga ba ang modular container house at ang advantage nito guys? So, kung makikita nyo sa aking likuran is may nakikita kayo na container house. So, ang container house na ito guys is iba ito nung makita natin na container house na nabibili natin sa mga shipping company. So, pag ibig sabihin ng modular guys, from every single parts nito guys is na-disassemble ito. So, kung mapapansin nyo guys, kasi sukat din ito ng container house, nung container na nabibili natin sa mga shipping company guys. No? So, ang kaibahan lang nito guys is na-disassemble ito. Ang purpose nun guys is pag bumili kayo nito, ay hindi kayo mahirapan pag-transport papunta sa inyong area. At kung maglilipat naman kayo is madali lang din na mag-disassemble. Kasi naka-bolt lang ito guys. No? So, kung bumibili kayo nito, kung naghanap kayo ng bahay na madali lang, ito na ang solusyon sa inyong paghahanap guys. Kasi kahit isang araw lang nito guys is kaya na itong ma-build. Okay, basta kumpleto ka lang ng gamit ng mga tools. Okay? Kasi modular ito guys, no? Okay. So papakita ko sa inyo ngayon guys ang actual na nasa loob guys. So tingnan natin. So, ayan guys, ang nasa labas niya, kita nyo, may nakalagay dito na container house. So, ito yung mga sample na mga build niya guys. No, ito yung mga parts niya. Pero hindi, kulang pa yan guys, marami pa yung parts. Ayan. So, advantage guys, takes half a day to erect. It is a symbol, no special tools needed. Easily transport with a small truck disassembled. So made of pre-painted steel panels and fully insulated premium insulation materials. At flexible installation, no welding is required, no cranes and forklifts are needed. Wide range of application, offices, warehouse, workers, accommodation, toilets, meeting rooms, etc. So ngayon guys, papasok na tayo. Ayan. So, ayan guys, nandito na tayo sa loob. So, isasara lang natin ang pintuan para hindi tayo mag-against the light. Ayan. Okay naman guys. Laki din siya. So, may dalawa din siyang bintana. Ayan. So, nandito na tayo ngayon sa loob guys. So, medyo marami lang dito sa loob guys. Ayan. So, ipakita ko sa inyo guys. So, ayan guys, kung makita niyo, okay? So, ito may ito ang pintuan. Ayan. So, maginaw dito sa loob guys kasi meron itong asbestos insulation guys sa gitna ng panel guys no nung dingding no. So dito din sa itaas guys ng ceiling meron din itong insulation. So mga almost 2 inches ang kapal ng dingding nito guys at saka may mga 1 inches siguro na insulation. At so ito guys, so kung makita nyo, kung didipahin natin, so almost mga 2 dipa guys ang lapad niya.
So, ang haba naman ito, guys, is 1, 2, 3. So, nasa apat na dipa, guys, ang haba niya. Okay? So, ang flooring nito, guys, is made of plastic composite, no? So, from recycled materials ng plastic. So, kinumpres siya para maging floorboards. Okay? So, synthetic siya at saka may nakalagay na plastic sa ibabaw para maganda siyang tingnan. Ayan, guys. So, maganda talaga ito, guys, kasi madali lang i-install. Okay? So, ayan, makikita nyo. Yan yung flooring niya. So, ayan, guys. I hope may natutunan kayo sa bago kong upload ngayon regarding dito sa container house, guys. So, kung bago pa lang kayo sa channel na to, guys, huwag nyo sanang kalimutan na mag-subscribe at paki-hit na rin ang notification bell para updated kayo sa mga bago kong upload. So, kung may mga tanong pa kayo, guys, huwag kayong mahiyang magtanong na lang sa comment section natin para masagot ko next time, guys. So, yun lang. Maraming salamat.